Batas ang isa sa pinaka-importanteng kailangan para maayos na may patakbo ang isang lugar. Ika nga ni Kim Chiu, sa classroom may batas, ano na lang kaya sa barangay o sa isang buong bansa. Ito'y nakakatulong sa atin para maprotektahan tayo sa mga taong mapagsamantala. Pero paano pagsabihin ko sa inyo mga kaibigan na may batas sa Pilipinas kung saan legal ang pagpatay? Oo, tama ang inyong narinig mga kaibigan, pagpatay ng kapwa-tao. At kung anong batas yan, ay malalaman natin maya-maya, kaya patuloy lang sa panonood. Kung bago ka pa lang sa channel na ito at hilig mo ang mga gantong klaseng talakayan, ay mag-subscribe na at hit the notification bell para ma-notify ka sa mga bagong uploads sa channel na ito linggo-linggo. Sa episode na ito ay tatalakay natin ang kakaiba o weirdong batas na mayroon ang Pilipinas na maaring hindi nyo pa nanalaman. Paalala lang mga kaibigan na ang mga batas na aking mababanggit ay may mga kwalifikasyon at alituntunin upang ito'y mapatupad ng tama. Para maiwasan ang hindi pagkakaintindihan at pagkakalito ng mga batas na aking mababanggit ay pinapayuhan ko kayo na basahin ang lahat na napapaloob sa mga batas na ito upang ito'y lubos niyong maunawaan. Ilalagay ko ang link ng bawat batas na ating mababanggit in the description below. Ang unang batas na ating tatalakayin ang COMELEC Resolution Number 9648. Dahil ang Pilipinas ay isang direktang demokratikong bansa, ay madalas tayong magsagawa ng eleksyon para sa mga natitupuhan nating opisyalis sa gobyerno. Halos taon-taon ay may nagaganap na eleksyon sa ating bansa, mapabarangay man, senatorial o presidential elections. Pero niminsan naisip nyo na ba, paano kung dalawang kandidata sa pagka-mayor ang mayroong kaprayong bilang ng boto na nakuha mula sa mamamayan? Ibig ba sabihin nun ay dalawang mayor ang uupo sa inyong lungsod o magkakaroon ba ng re-election? Alam ko na iisip nyo na medyo imposible magkaroon ng tabla sa eleksyon, pero ito'y nangyari na nga talaga sa totoong buhay mga kaibigan. Noong taong 2019 sa lungsod ng Araceli, Palawan, kung saan ang dalawang kandidato sa pagka-mayor na sila Sucudilla at Noel Bironio ay kaprayong nakakuha ng 3,495 na boto mula sa mga tao sa lungsod ng Araceli. Alinsunod sa batas ng COMELEC Resolution Number 9648 na kung saan nakasaad na sino man sa mga kandidato na magtabla sa eleksyon ay dapat magkaroon ng toss coin. At si Sucudilla nga ang mapalad na nanalo sa toss coin at idiniklarang bagong mayor ng Araceli. Article 332 of the Revised Penal Code of the Philippines. Kilala ang Pilipinas bilang family-oriented na bansa. Malaki ang pagpapahalaga ng mga Pilipino sa kanilang sariling pamilya. At ito nga ay pinagtibay ng batas ng Article 332 of the Revised Penal Code of the Philippines, kung saan nakasaad dito na di mo pwedeng kasuhan ng pagnanakaw ang iyong sariling kamag-anak na nakatira sa iisang bubong, kahit ito talaga ay may kinuhang bagay sa iyo. Kasali dito ang iyong sister or brother-in-laws. Ika nga nila, ang batas na ito ay ginawa para maiwasan ang pagkasira at pagkawatak-watak ng pamilyang Pilipino. Pero sang-ayon ba kayo sa ganitong klaseng batas? Let me know in the comment section below. Article 287 of the Revised Penal Code. Naranasan nyo na ba na minsang mairita sa isang tao dahil sa pangungulit at pangangasar niya sa'yo? Tulad ng iyong kapitbahay, kaibigan o katrabaho? Kung hindi mo na talaga matiis ang pangungulit at pang-aasar ng iyong kaibigan o katrabaho at ito'y nagdudulot ng matinding pagka-stress sa inyo, ay pwede nyo itong kasuhan sa ilalim ng batas ng Article 287 of the Revised Penal Code o mas kilala bilang unjust vexation, kung saan sila ay maaring makulong sa loob ng isa hanggang 6 na buwan at multa na aabot sa 500 to 5,000 pesos. So kaibigan, sa susunod na asa rin kayo ay alam nyo na dapat ang inyong gagawin. Anti-Squatting Law Repeal Act of 1997. Di na bago sa lahat ang napakaraming informal settlers o squatters na nakakalat sa iba't ibang bahagi ng bansa. At hindi pwedeng kasuhan o huliin ng sinuman ang mga kawawa nating kababayan sa pagiging squatter nila. Ito'y matapos amyandahan ni dating Pangulong Marcos ang naunang batas na Presidential Decree Number 772 noong 1975. Kung saan nakasaad na kung sino man ang mahuli na illegal na nakatira sa isang pampublikong lugar ay dapat hulihin at ikulong. Binago ito ni dating Pangulong Marcos dahil para sa kanya daw ay lalong maghihirap ang mga kababayan nating nasa mga squatter na lugar kung gigipitin pa sila lalo ng gobyerno. Pero hindi lahat ng informal settlers ay ligtas dito, dahil may tinatawag din tayong mga professional squatters and syndicates. Para sa kabuuang detalye ng batas na ito ay mas mabuting basahin ang napapaloob sa Lina Law.
Commonwealth Act No. 613. Alam nyo ba na may kakaibang batas ang Pilipinas kung saan nagbabawal ito sa sinumang mamamayang Pilipino na magkaroon ng pana? Ito ay napapaloob sa Commonwealth Act No. 613, kung saan ang sinumang mahuli na lumabag dito ay maaaring parusahan ng 1 hanggang 6 na buwan ng pagkakakulong. Article 15 ng Family Code. Kung sa ibang bansa ay maaari ka nang magpakasal kung kailan mo gusto, sa Pilipinas naman, kapag ikaw ay nasa edad pa lamang ng 21 hanggang sa 25 taong gulang, ay dapat ka muna humingi ng permiso o approval sa iyong mga magulang. Bago makasal ay sisiguraduhin muna ng gobyerno na ikaw ay may approval ng iyong mga magulang, at kung hindi ay maaaring hindi ka makasal, depende sa sitwasyon. Para sa karagdagang impormasyon ay basahin niyo ang Article 15 ng Family Code. Revised Penal Code Article 247. Ito na marahil ang pinaka nakakagulat na batas na mayroon ang bansang Pilipinas, kung saan legal ang pagpatay ng isang tao. Napakatalamak na kaso sa mga mag-aasawa ang pagkakaroon ng third party sa isang relasyon. Minsan nga, humahantong ito sa hindi kinasnais na pangyayari. Pero alam nyo bang maaaring walang maipataw na kaso sa isang tao kung maaktuhan niyang may katalik na iba ang kanyang asawa at dahil sa galit ay nasaktan o napatay niya ang dalawang ito? Ligtas siya sa anumang kriminal na kaso at maaari lamang siyang patawan ng korte ng destiero o ang pagdidistansya na may sala sa biktima. Pero dapat ay legal na kasal ang dalawang magkasintahan upang maprotektahan ka ng batas na ito. Paalala lang ulit mga kaibigan na kailangan mong basahin ng buo ang bawat batas na aking nabanggit upang maiwasan ang hindi pagkakaintindihan at pagkakalito sa pag-unawa ng mga ito. May mga kakaibang batas pa ba kayo na nalalaman maliban sa aking mga naunang nabanggit? Please let me know in the comment section below. Maraming salamat sa panonood mga kaibigan at huwag kalimutang mag-subscribe. Paalam!